Nitong huling pitong araw, sumadsad pa sa negative 30% ang growth rate o bilis ng pagdami ng mga kaso sa Metro Manila. Pero paglilinaw ng OCTA, hindi ito nangangahulugang mababa na ang mga numero. We're confident about the trend. Pero again, trend lang ito. It doesn't mean na pababa yung cases doesn't mean na we're out of the woods or na mababa na yung cases. Ang magkaibang word yun na pababa at mababa na. Yung bilang ay kumukonti. Pero mataas pa rin. Para sa DOH, maaga pa para makampante at hindi pa napapanahon na ibalik ang Alert Level 2 katulad ng ginawang pagluluwag noong Disyembre. Kailangan din bantayan pa ang sitwasyon lalo't may mga hindi naman nagpapatest o gumagamit ng antigen test kits na hindi na isasama sa opisyal na datos ng DOH. It's too early to declare and to say to people that we will shift or de-escalate to Alert Level 2. Araw-araw po binabantayan natin pero sa ngayon hindi pa po natin masasabi if we can already de-escalate by February dito po sa NCR. Ayon sa OCTA, may tuturing pa rin na very high risk o nasa severe outbreak ang NCR dahil sa mataas na average daily attack rate o bilang ng nagkakasakit sa kada 100,000 populasyon. Nakikita rin ng OCTA ang severe outbreak sa Benguet dahil sa mataas na ADAR. Very high risk din ang mga probinsya sa Calabarzon, Central Luzon, ganun din ang iba pang bahagi ng CAR, Ilocos Region at Cagayan Valley. Muli namang naitala nitong Biyernes ang record high ng mga bagong kaso sa Cebu City. Ayon sa DOH, mataas naman ang paggamit ng mga kama sa Eastern Visayas, Bicol at Barm. Halos lahat na po ng regions natin ngayon ay may pagtaas ng mga kaso, no? Healthcare utilization, makikita ho naman natin na moderate risk most of our regions. Ibig sabihin, pumapalo na po yung mga numero nila from 50 to less than 70%. Concern talaga natin yung areas outside NCR plus na tumataas at mas mababa yung testing capacity sa mga provinces, mas konti rin yung mga hospitals doon, yung mga hospital beds, and merong mga areas na mababa yung vaccination coverage. Sa Northern Samar, sinabi ng DOH na 80% ang paggamit ng mga kama, kaya naman inilaga ito sa mas mahigpit na Alert Level 4. Pero paglilinaw ng Provincial Health Office, mali ang naisumite nilang datos dahil naisama sa paggamit ng COVID-19 ward ang bilang ng mga pasyente sa isolation facility. Ngayon, yung nagpapadala sa Department of Health, sa Regional Health Office, isinama ang bilang nito. Kaya tumaas yung aming bed utilization. Nagpulong na ang sangguniang panlalawigan para magpasa ng resolusyon na humihiling sa IATF na ibalik ang probinsya sa Alert Level 3. Sana man lang binalidate muna ito ng IATF before kami inislap ng Level 4 kasi it's affecting our economy. That's adding insult to injury. Samantala, ayon sa One Hospital Command Center, pumapalo sa 1,000 kada araw ang mga tumatawag para magpatulong sa pag-a-admit sa ospital ngayong Enero na doble kumpara noong Disyembre. Aminado ang command center na may katagalan ngayon bago ma-admit ang pasyente sa pagamutan. So ngayon, ang pinaka nakikita namin average is around 7 to 10 hours po para mapa-admit po natin sila sa isang hospital. Dahil sa pagdami ng mga kaso, hiniling ng Liga ng mga Probinsya sa National Government na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na makapagsagawa pa ng mass testing sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng test kits. Inirequest na po namin sa National Government na maganda po siguro sila na po ang bumili ng test kit diretso po dun sa supplier sa abroad. At government to government na ho, at i-provide na lang ho dyan sa mga LGUs. Nakikita na ni Governor Velasco na posibleng Omicron na rin ang kumakalat na variant sa mga probinsya dahil sa mabilis na hawahan. Michael Delizo, ABS-CBN News.